good morning guys. Dadya how. So araw po nga ng Linggo ngayon dito at saka wala kaming pasok. So tamang-tama yung mga kasama ko umalis sila. Ako lang naiwan dito. Naisipan kong kumuha ng video at saka samahan niyo ako, itutur ko kayo dito sa dormitory namin. So bago yan, sa labas muna ako mag-uumpisa at saka yun, tara. So yan po yung ano namin guys, parking lot ng bike. So yan, dyan po namin ilalagay yung mga bike namin. At saka ito yung parking ng motor. Yan. Ito po yung labas ng dormitory namin. Yan, at saka ito po yung pabuwang building namin guys. Hanggang 7 floor po siya. So guys, pasok po tayo. So hindi pa yung makakapasok po ka walang suwaka. So kailangan po natin na magsasuwaka ang mga ID natin. So yan na, ito po yung lobby namin. Yan po yung opisina ng coordinator po namin yan. Tsaka TV monitor. May mga announcement dyan ha. Dyan namin makikita yung mga bagong announcement o mga sasabihin pa tungkol sa company o sa mga rules dito sa lobby. At saka ito naman yung pumping namin dito sa ano. Ito yung minimum malamig na tubig at saka dito rin na kukuha ng matubig na pangkapi. So ito po yung laundry namin dito, apat na laundry, bali lima po siya. Dahil ito 20 inti po yung hulog nito para gumana po siya. Yun kasama ko na department ko naglalaba. Yan namin nakasampay. So dito naman sa kabila, ito yung dryer namin. So ito siya. Ito. Yun. Ito yung dryer area namin dito. So may apat na dryer dyan. So bago mo magamit yan, kailangan mo munang hulugan ng 15 inti. So ang dito 15 inti, so kalahating oras po yan. So bali apat po yan guys, para sa mga Pinoy pa. Doon naman sa kabila banda, meron din dun sa mga ano, sa mga Taiwanese na kasama namin po. Bali pinaghiwa-hiwalay po kami ng dryer. Meron din sa sariling ano dun, washing area at saka dryer area. Saka pasok tayo dito guys sa ano. Ito yung madilim naman yung ano, free room. So ito yung B1 namin. Yan, elevator yan. Diyan sa kabila, yun yung ano, yung TV room ng mga Taiwanese. Tsaka meron po tayong bindo na sa mga mahilig mag-drinks. Ayan, tsaka maghulog ka lang dyan at tsaka ayan, makakuha ka na ng drinks dyan. So ayan, ito po yung ano namin, bindo. Sa mga ayaw nang lumabas na gusto mong makainom ng drinks, so baba lang dito sa B1 at tsaka ayan. Gusto mag-bilyar dyan, dyan pwede maglaro dyan. Yun. Doon naman sa bandang kabila, doon banda, yun naman yung TV room namin. Yun, may TV room sa mga mahilig manood ng mga movies at saka mga balita tungkol sa Pinas. So, yan, pwede tayo manood ng TV dyan. Papahinga. Tsaka doon naman, doon makatambak yung mga ano namin, yung mga bagahe na hindi pa napupuno. Diyan muna pinapalagay. So ito po yung kwarto namin na home one dito. So guys, pasok
So yan, nandito na tayo sa loob ng kwarto namin. So ang nauna ko ipakita sa inyo yung ano namin, lagayan ng sapatos. So mula taas yan hanggang baba, puro sapatos yan. At saka dito pa sa ano, sa loob nyo pang maraming sapatos yan, yan. Amin po lahat yan. At saka sa baba po yan, may kasamang ano yan, barbell. Yan, sa itaas yan po yung mga lagayan namin ng damit. Tsaka yung ano namin, trolley bag namin na ano, malalaki. Tsaka yun. So dito po may kanya-kanya po kaming ano, drawer na lagayan ng damit. So ito po yung sa akin, guys. Tingnan po natin. So pagpasensyahan nyo na yan. Medyo hindi pa ako nakapagligpit ng gamit ko. So yan, sa taas, mga personal na gamit ko yan. Tsaka kape at saka yung mga ano dyan. So dito papakita ko sa inyo ang laman dito sa loob. Yan yung mga typical na mga ulam ng mga OFW dito sa Taiwan. Dito kami kumakapit pagka wala pang sahod. Yan, meron kami parati ng ganyan pagka hindi namin nagustuhan yung ulam. Yan, sarap na kami yan sa sardinas na yan. So bali yung kwarto namin dito, guys, sa isang room, bali lima po kami dito. Dati kasi anim. So yan, kung tataka kayo bakit yan ang haba ng ganyan mula taas yan hanggang baba, bali double deep po yan, guys. Bali dalawang tapo siya. So dito naman sa kabila, ito yung ginawa namin ng ano, na wala nang naka tipa dito, ginawa na namin buliga. So diyan po namin yung tinatambak na yung gamit namin na ano, na namili kami sa labas na pagbagahin namin sa tinga. So yan, parang ano yan, rice cooker ba ata yan. So yan, ahin po yung malaking puti dyan siya yan. Para dito. So yan, napakolorful na yung ano namin dito, yung kortina. May iba yung kulay, may so yan, green. Yan ang pambahala dyan sa ano masabi nyo yan dyan. So yun, dito sa ano namin, misa namin. So yan, mungunting misa namin yun, guys. So ito yung ano namin dyan, mga pampagana. So sawan, ito mga palaman, puyo at saka suka. Saka ano na rin dito, gatas. Saka yan, coffee roots. Saka tingin tayo dito sa rip namin kung ano naman. So yan, yung rip namin, walang kalaman naman. So wala pang sahod. Tingnan nyo, puro lang ng mga ano, mga putas. Ang ganyan kami yung spaghetti dyan, saka drinks. So yan. So yan, pagpasinsahan nyo na yung sahig namin. So medyo madumi-dumi pa, hindi pa ako nakapaglinis. Ayan. So ito yung banyo namin. So tara, papakita ko sa inyo yung CR namin. Ayan, yan po yung mga gamit namin, na shampoo, toothpaste, yung ano dyan. Ayan, kasali pa yung ano dyan, yung payong. Ayan, ayan, ito yung ilang typical na CR. May shower room. Ayan, yung gano'n mga nagsashower sa loob. Saka pagka dito naman yung ano, yung duro namin. So ayan, salamin. So ayan po yung ano namin, CR namin dito. Ayan. Bali po sa pag-umaga, sa pasukan po, may schedule po kami ng paligid namin. Kumbaga may oras kami bawat isa. So ako parati yung nauna na maligo. Yan, may kanya-kanya pong gamit nito. Ito po yung sa akin. Yan, toothbrush, ito yan. Shampoo, mga panglinis sa CR. Yan, mga toothpick. Yan, kung sabon sa plato. Saka dito sa loob naman eh, ano, ito yung shower room namin. So dyan kami naliligo. O pagkaligo lang, saka yung isa naman eh, inabutan na ng
bagawas niya. So pwede naman siyang dalawa dito kasi may haram naman siya na hindi siya makita doon habang nalilito. Nakita niyo na po yung kabuuan ng kwarto namin dito. Napakatingkat ng kulay ng mga kortina namin dito, guys. At saka maraming mga sabit-sabit. Alam niyo na naman mga lalaking na natira. So ganyan na talaga siguro. Ko. So yan, pasok po tayo. Pasok tayo sa bungalow na story na bit ko. Yan po, yan po yung unang nakakalap pa. Hindi pa ako makapaglinis. Pasensyaan nyo na. So yan, dun po sa taas na may dalawang stante po yan na maximize po yung space para malagyan pa ng gamit. Yan, yan. Saka ilagyan ko ng mga pangasalitan na doon naman sa taas at ng gilid. So doon ko nalagay ng pagdito. So naman nagaya ng mga personal na gamit. Ayan dito. So ito lang kalaki yung gilid na ano namin dito. So yan lang. So yan lang. So saktong-sakto lang sa isang tao, okay. Kasi bit spacer po siya. So yan.